Pasig ganyan, magandang gabi. Lumiliwanag ang spirit of Christmas dito sa Soldiers Village Covered Court, Barangay Santa Lucia, sa pagdiwang ng KCSO ng kanilang Christmas party. Ilan din sa programang nakahanda ngayong gabi ay ang mga palaro at paraffle. Ngunit Pasig ganyan, ano nga ba muli ang KCSO at ano ba ang layunin ng kanilang organisasyon? Alamin natin yan kasama si Zaldi Gaite, ang siyang presidente ng organisasyon. Hello, good evening everyone. At sa lahat ng mga nanonood sa atin. Good evening po, Sir Zaldi. Ito po nga KCS. Maaari niyo po ba kaming bahagian ulit na dahil ngayon pong gabi ipinagdiriwang niyo po ang Christmas party. Bahagian niyo kami. Ano po ang KCS po? Yes, thank you so much. Alam niyo ho, ang Kabarangay Civic Society Organization, itinatag namin ito upang nasa ganun magkaroon po ng katuwang ang ating barangay official headed by our Kapitan Popoy Bunag and the Council. Upang nang sa ganun maibaba natin sa lahat ng mga tao yung kanilang pangunahing pangangailangan, lalong-lalo na gumagawa kami ng mga proyekto tulad ng papiding, and of course meron din tayong programang medical, at higit sa lahat tayo ay gumagawa ng mga bagay na kahit paano makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga nasasakupan natin dito sa Barangay Santa Lucia. Ito pinag-isipan natin ito ng mabuti, and of course sa tulong din ng ating advisor na si Press Edwin na si Press Jose, na kung saan yung katuwang din yung mga opisyalis natin ng Kabarangay Civic Society Organization. Binigyan talaga namin ito ng diin, talagang sipag, tiyaga, para kahit paano maibigay natin yung pangangailangan ng mga kabarangay natin. Sir, ilan na po yung members as of now? As of now, we have 369 ang ating kabarangay natin dito. And of course, ito, tuloy-tuloy ito na mga pagkuha ng mga members. Lahat po ng mga nais maging members ng Kabarangay Civic Society Organization, pwede nyo po kaming kausapin, and of course ang aking Vice President, Tita Weng Cortinas. Yung 69 po na yun, is it from Santa Lucia lang po? As of now, meron tayong priority dito sa Barangay Santa Lucia, pero pinag-iisipan na rin natin ng mabuti na kumuha ng mga tao na rin at sa iba't ibang barangay sa lungsod Pasig. Kaya naman po, antabayanan nyo po ang post ng Kabarangay Civic Society Organization sa lahat po ng mga nais na maging members ng aming samahan. Meron po kayong pipil up na form, okay, upang nasa ganun is maging parte kayo ng aming samahan. Yes po. At Sir Zaldi, tumako naman po ngayong gabi po, i-celebrate niyo yung Christmas party. Yes. Ano po yung Christmas party? Actually, tuloy-tuloy ito. Matapos yung Miss Gay natin, tinuloy natin agad yung ating Christmas party. Masaya. Kasi nga, alam nyo, sa loob ng halos ilang taon din na kinaharap natin yung pandemya, nagkaroon tayo kahit paano ng isang salo-salo na pagdiriwang ng Christmas sa ating mga kabarangay. Of course, itong mga members natin, ito mula ito sa iba't ibang compound. Santa Lucia, we have Morales Compound, Metropolis 1 and 2, Bautista, Tawi-Tawi, may De Castro Avenue din, Sampaguita, ilang-ilang. Meron din tayong Greenside, and of course, meron din tayong Maxville 10 and 11. So ito, yung mga members natin, nakipag-cooperate sila para kahit paano magsama-sama kaming lahat sa pagdiriwang ng Christmas party. Yes. Sir Zaldi, mensahe na lang po para sa mga Pasigay. And of course, maraming salamat po unang-una sa lahat. Kami po sa Kabarangay Civic Society Organization ay bumabati po sa inyo ng Merry Christmas. Sana maging mapagtagumpayan natin ito kahit na may pinagdadaanan pa rin tayo, tuloy pa rin ang buhay. Ilaban natin ito, and of course,
hindi natin maisasakatuparan ang lahat ng bagay na ito kung hindi rin tayo sinusuportahan ng ating barangay Kapitan Popoy Bunag and the Council, and of course ang ating kaibigan din, ang isa sa mga boss din natin, si Pres J.R. Istanco, na talaga namang sumuporta sa atin sa lahat ng pagkakataon dito sa ating samahan. Maraming salamat po iNews Pasig sa pag-cover sa aming event. Thank you po. At Pasigenyo, yan nga po ang ating naging panayam kay Zaldi Gaite, ang presidente ng KCSO. Katulad ng ibang organisasyon o Christmas party, ang KCSO ay nagsasagawa rin ng raffle na kung saan ang mga papremyo ay nanggaling rin sa mga opisyales ng panlungsod, katulad na lamang ni Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodo Jaworski, Kong Roman Romulo, Maro Martires, Kim Cruz, Saivel Asilo, Cory Raimundo, Angelo De Leon, at sa barangay ng Santa Lucia na si Kap Boboy Bunag. Kasalukuyan, mahigit kumulang 300 at 69 ang miyembro ng KCSO mula sa iba't ibang compound o lugar sa Santa Lucia, katulad na nga lamang nang nabanggit ng presidente na si Zaldi Gaite kanina. At Pasiganyo, ngayong gabi naman po, subukan naman po nating makapanayam yung isa sa kanilang mga miyembro na siya, Ma'am Shirley Chi. Gandang gabi po. Gandang gabi din po, Ma'am. Yes po. Ma'am, gana na po kayo katagal sa KCSO? Matagal-tagal na rin po. Mula nung nag-umpisa sila po. Okay. Bakit po kayo sumali? Maari po ba namin malaman bakit po kayo sumali? Maganda kasi po kapag may sinasalihan kang grupo, lalo na kung tapat sa komunidad yung mga kasama mo. Yeah. And so far po sa inyong karanasan, no, experience, ano po yung pinaka lesson or yung mga bagay po na natutunan nyo bilang isang miyembro ng organisasyon? Marami din po. At saka masaya silang kasama. Yun po. Kahit nasa malayo ako lugar, umuwi ako dito para umatin lang sa mga pagpupulong po. Maraming salamat po. Thank you po. At Pasigenyo, yan nga po ang ating naging panayam kaya Shirley Chi, isa sa mga miyembro ng KCSO. Pasigenyo, tuloy-tuloy pa rin ang pagdiwang ng mga Pasigenyo mula sa iba't ibang barangay ng lungsod, dahil para sa karamihan, ang pagdiwang ng Kapaskuhan ay simbolo ng pagdiwang ng pag-asa. Mula covered court ng Soldiers Village, ako si Just Ignacio para sa latest ng iNews Pasig.